Welcome back mga kaalam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamayamang personalidad at kilalang politika sa bansa na si Chavit Singson. Maraming kontrobersiya ang umiikot sa napakakilalang personalidad na ito. Ngunit sa araw na ito mga kaalam ay alamin natin ang mga bagay patungkol sa yaman ni Chavit Singson. Kung saan nga ba talaga ito nagmumula at magkano nga bang kinikita ni Chavit Singson na ikagugulat ninyong lahat mamaya. Tara at ating simulan ang pagtalakay kay Chavit Singson. Si Luis Crisologo Singson o mas kilala natin bilang si Chavit Singson ay kilala bilang isang politiko at business tycoon sa Pilipinas. Siya ay namuno bilang gobernador sa Ilocos Sur sa halos mahigit 3 dekada. Isa rin siyang dating congressman at dating deputy national security advisor para sa gobyerno ng Pilipinas noong 2008. Tumakbo rin siya sa pagiging isang senador noong 2007, ngunit sa kasamang palad ay hindi siya nanalo. Ngunit ngayon ay kasalukuyan siyang namamahala sa pamahalaan ng lungsod ng Ilocos Sur bilang mayor nito. Ipinanganak noong June 21, 1941 sa Vigan, Ilocos Sur at pangalawang pinakamatanda sa kanilang magkakapatid. Siya ay nakapagtapos sa Koleyo de San Juan de Letran sa Manila sa kursong Commerce. Kapwa pamilya ng kanyang mga magulang ay nagahari sa politika sa rehiyon ng Ilocos sa ilang mga henerasyon. Ang family background pa lamang ni Chavit Singson ay sumisigaw na mayaman talaga ito sa kanya pa lamang kapanganakan. Naging matunog ang pangalan ni Chavit Singson noong naging sentro siya ng balita sa paglalabas niya ng milyon-milyon para lamang mabili ang rights para idaos ang Miss Universe dito sa Pilipinas sa pangatlong pagkakataon nito sa ating bansa. Sa kanya rin mismo nang galing ang gastos para sa production, accommodation, transportation, pagkain ng Miss Universe Organization officials para sa mga kandidato rin mismo at sa iba pang mga expenses. Sa paggastos pa lamang ng napakaraming taong sangkot sa Miss Universe ay nakakalula na. Wala pa yan sa kalingkingan nang mas ipinakita ni Chavit Singson na naibalita rin na para sa mismong event ay bumili pa mismo ito ng luxury yacht na nagkakahalaga ng 100 milyong halaga. Ito ay ang MY Happy Life na isang luxury yacht na nakapagpasakay rin ng iilang Miss Universe candidates mula Manila hanggang Batangas. Sa ganitong uri ng mga gastos, magtataka talaga ang mga sambayan ng Pilipino kung gaano ba kayaman si Chavit Singson. Doon rin nagsimula ang mga kontrobersiyang umiikot sa kanya. Maraming paratang ang binato sa kanya kagaya na lamang na ang yaman niya ay mula sa mga kinurap niyang mga pondo mula sa kanyang pagiging politiko ng napakahabang panahon sa Ilocos Sur. Talaga namang hindi katatantana ng publiko kung makikitaan kanila ng ganitong gastos at isa kang kilalang politiko at negosyante, ngunit mas nananahimik naman ang mga tao nang sinimulang ipahayag ni Chavit Singson ang kanyang kita kada buwan mula sa kanyang kairaming pinagkukuna ng pinagkakitaan na siya namang ating isisiwalat mamaya. Una sa lahat ay ating alamin kung saan nga ba nanggagaling ang pera ni Chavit Singson. Napakarami ang masasabi nating pinagkukuna ng yaman ni Chavit Singson. Unang-una sa lahat ay nanggaling mismo si Chavit Singson sa mayamang pamilya. Ngunit siya ang naging pinakamayaman sa kanilang angkan nang pinakita nito ang kanyang kagalingan sa paghawak ng pera, paghandle ng mga negosyo niya at patuloy na paggawa ng maraming negosyo tunay na kanyang pagkakakitaan. Marapat rin nating kilalanin na si Chavit Singson ay ang chairman ng LCS Group of Companies. Isa itong group of companies, ibig sabihin naglalaman ito ng napakaraming kumpanya at si Chavit Singson mismo ang pinaka nagmamay-ari nito. Ating tatalakayin isa-isa ang ilan sa mga pinagkakakitaang mga negosyo ni Chavit Singson. Una sa lahat, ang ating ibabanggit ay ang kilala bilang isa sa pinakatanyag na tourist spot dito sa Pilipinas, na baluarte sa Ilocos Sur na isang 80-hectare interactive wildlife sanctuary. Dito pa lamang ay nakakapagtala na siya ng napakalaking kita. Papangalanan ko rin ang iba pa sa kanyang mga negosyo at kumpanyang-kanyang pinagmamay-ari. Blemp Commercial of the Philippines Incorporated na isang kumpanya na gumagawa ng advertising business at food wholesale business na alam naman natin na basta pagkain ay may kaakibat talaga ito nakita. Partas Transportation ay isang bus transportation line na isa ring napakakumikitang industriya, lalo na't ang transportasyon sa Pilipinas ay isa ng necessity ng mga tao. Chavit 3 Project Corporation ay isang kumpanya na gumagawa at nagpapalago ng mga negosyong nakatuon
sa environmental conservation at legal na paggawa at pag-harvest ng mga domestic trees sa bansa. Clark Lewis Retail na isang sportswear company. Hello Hello Skylark Lending Corporation na isang kumpanyang nagpapalaan ng mga loans at involves sa pera na siya isa rin kumikitang industriya. Platinum Skies Aviation na isang exclusive airlines na nagbibigay ng corporate at private air services. Sa Trap Mining Corporation na isang mining company ni Chavit Singson kung saan nanggagaling ang kanyang mga ginto na siyang kilala rin na napakaraming naka-imbak sa kanyang tirahan sa kanyang mga vault. Masasabi mo talaga na napakalaki talaga ng kinikita niya, lalo pa at napakalaki na ng conversion ngayon ng ginto. Sa Trap Power Corporation na isa namang kumpanya na nagsusupply ng kuryente na isa ring necessity at kumikitang kumpanya ni Chavit Singson, na alam naman natin kung gaano kalaking halaga ang maaaring kitain sa industriya ng kuryente. White Lion Media Production Incorporated na isang kumpanyang nagbibigay ng mga multimedia services para sa mga negosyo, para sa kanilang advertising at promotions. Masasabi rin isa itong broadcasting at media production company. Sa mga ito pa lamang mga kaalam, ay tunay na masasabi na nating sa mga magagandang industriya na kumikita talaga ay nagpapataas ito ng kabuuang yaman ni Chavit Singson mula sa ginto hanggang sa perang pumapasok sa kanya. Kamakailan naman ay nagpatayo na naman siya ng iba pang mga bagong business ventures para naman sa commercial airline na magbibigay ng domestic at international routes. Nagpatayo rin siya ng bangko na Puerto Rico sa pangalang Vegan Banco International na mayroon na ring branches sa Los Angeles at Mexico na naging parte ng Go Sport na isa sa pinakamalaking sporting goods chains sa Europa. Ngayon, ang malaking katanungan naman ay magkano ba ang kinikita ni Chavit Singson batay sa kanyang pahayag sa pagsisiwalat at pagsagot niya sa mga kontrobersiya na naaayon sa kanyang yaman ay ito ang sinasabi niya. My net revenues amount to about 120 million pesos a month. There are a lot of companies. I have many business that earn millions. The construction business, I make billions. The transportation business, I'm netting around 100 million pesos a month. I've earned 1 billion pesos from that in previous years, just for transportation. Isipin nyo yun mga kalam, 120 million pesos isang buwan, o kaya'y 4 million pesos kada araw. O mas mahigit pa ngayon, mas marami na ang kanyang mga negosyo ngayon na kahit ata wala nang gawin itong si Chavit Singson, ay patuloy ang kanyang pagyaman. O kung iisipin mo pa, ay panlagian ito sa maraming taong nakakalipas na. Matatawag na rin atang natin siyang isang crazy rich Asian ng Pilipinas. Tumutulong naman siya sa mga mamayang Pilipino, hindi man sa paraan na alam natin, kundi sa paglikha ng napakaraming negosyo at mga korporasyon na siyang nagbibigay daan sa paglikha ng mga trabaho sa ating bansa na masasabi rin natin na mas importante kaysa sa mga panandaliang tulong lamang. Kaya hindi na nakapagtataka na pinagpapala talaga itong si Chavit Singson na wala ring duda ang kanyang kayamanan. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Sino pang mga personalidad ang nais mong ating talakayan? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ng next videos. Siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.